Magandang gabi po. Welcome po kayo sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na patuloy na nag-entertain sa inyong mga katanungan. Pero ang habiling ko po, ano man ang sakit meron kayo, ang pinakamaganda pong gawin ay magpa-check up kayo sa doktor, magpa-diagnose kayo para malaman nyo kung ano talaga ang sakit nyo. Ako po ay nagbibigay lang ng payo, advice. Pero importante, pumunta kayo sa doktor ninyo, magpa-check up, magpagamot kayo sa kanila. Meron pong nag-request sa akin, Ma'am Rose, pwede po bang i-discuss ninyo ang perimenopause? Yan. Kaya ngayon po, ang discuss natin ngayon, itong perimenopause. Ito po yung natural transition ng katawan ng babae na pagpo-produce niya ng less estrogen. Kasi po kaming mga babae, merong hormone na nagpaparegla sa amin, hormone, kaya kami nabubuntis, kaya gumaganda yung shape ng katawan, nagiging maganda, develop yung personality dahil dun sa hormone na estrogen. Ngayon pagka ang babae pumapasok na sa transition, natural ito, umuunti na yung production niya ng estrogen. Yung aming ovary ay less estrogen hormone ang ginagawa niya, kaya madalas nagiging irregular ang menstruation at nagpapalya na ang menstruation namin. Eventually, ang monthly cycle mag-i-stop na siya completely. Once na yung wala ka ng regla sa loob ng isang taon, nakarating ka na sa estado ng menopause. Ngayon, pagka nagpapalya lang ang menstruation mo, maring ikaw ay nasa tinatawag nating perimenopause. Kasi ang average ng katawan ng babae na talagang tumigil na siyang dumating na yung menopause sa edad na 50. Ako po, edad na 50, eksakto talaga, hindi na ako neregla. Ibig sabihin, sa edad na 50, menopause ka na talaga. Pero bago yon, no? Bago po dumating yung menopause, meron talagang menstrual transition na nag-a-adjust ang katawan sa bagong hormone level. Nagkakaroon po ng tinatawag na vaginal dryness, nanunuyo ang babae. Kaya pag nakikipag-sex siya sa asawa niya, ay nasasaktan, at ganoon din ang lalaki, nahihirapan din. Kaya nagkakaroon ng hot flashes, nahihirapan kang matulog, at saka ang sex drive mo ay nababawasan at ang metabolism mo ay bumabagal. Kaya itong dahilan, pag dumating na yung babae ng menopause, mahirap na siyang magpapayat. Ating i-discussion bakit ganon. Ang perimenopause, ito po yung transitional period bago magmenopause tayo mga babae. Sa panahon ng perimenopause, ang level ng estrogen, ito po yung pinaka female hormone nating mga babae, nagsisimula na itong bumaba. Kaya nagkakaroon ka ng hot flashes, irregular period. Ang perimenopause po, pwedeng tumagal ito ng maraming taon. Maaring yung iba, nagsisimula yung perimenopause nila sa edad na 30. Pero karamihan, ito pagka dumating ka na sa edad na 40, pataas 44, magsisimula ka na mag-perimenopause. Ito po yung estado na ito po, nagtatagal kasi ito ng 4 to 8 years eh. After 48 years, menopause ka na talaga. Kasi sa edad, pag nasa perimenopause ka, nagiging irregular ang menstruation mo. Minsan wala, minsan naman, sa loob ng isang buwan, dalawang beses ka reglahin. Generally po, ang perimenopause nagsisimula sa edad na 40. Paano mo ba malalaman na nagsisimula ka ng mag-perimenopause? Merong persistent changes ang 7 days or more
sa length ng menstrual cycle. Ang early menopause, meron po siyang space na 60 days or more between period. Kaya po yung hot flashes at sleep problem, ito'y common sa panahon ng perimenopause. Paalala muna po sa Super B Complex. Ito po, kaya sinabi natin super, meron siyang 8 B vitamins. Sa isang tableta, 8 vitamins ang nasa Super B Complex. Napakaganda, ito'y anti-stress vitamins ito. Bagay na bagay ito sa mga perimenopause kasi pag perimenopause, nagiging irritable ka. Para anti-stress supplement ito, nagpo-promote ito ng overall health dahil pinasisigla niya ang lakas ng katawan at nagkakaroon at tumutulong sa growth ng red blood cells para ma-prevent ang anemia kasi ang red blood cells natin, ito nagdadala ng oxygen sa katawan. Kaya kapag nagkukulang ka ng oxygen, madali kang mapagod, mahapo at maiwasan ng anemia. Ang ating isa pa, ang Super B Complex, maganda to sa healthy brain function. At siya, kung mahina ang pantunaw mo, maganda to for good digestion. Kung wala kang ganang kumain para sa healthy appetite, di ba yung mga nako-COVID dati, wala silang ganang kumain. Ito para magkaroon ka ng healthy appetite, tapos yung proper nerve function, proper hormonal function, and makontrol ang pagtaas ng cholesterol. Maganda to sa kalusugan ng puso. Mag-take po kayo ng Super B Complex. Available to ito sa Patnubay sa kalusugan. So, kung kayo po interesado na magkaroon nito, ibigay nyo lang po sa akin yung detail, yung pangalan nyo, yung address niyo, mobile number, i-deliver ito sa inyong tahanan. Para malaman po namin magkano shipping fee, depende sa Metro Manila 160 pataas, no? Ang hot flashes po, nasabi ko, common ito sa panahon ng perimenopause. Ito po kasing hot flashes na sinasabi, yung bigla ka mag-iinit. Para kanila ang init-init, para kang talagang sobrang init ang pakiramdam mo. Tapos mainit yung balat mo. Tapos bigla kang magpapawis. Ito'y tumatagal ng 30 seconds hanggang 5 minutes itong hot flashes na to. Yung mukha mo, yung leeg mo, mamumula to. Yung heart rate mo, bibilis, at bigla ka lang papawisan. Ano po ba ang main cause ng hot flashes? Bakit nag-hot flashes yung mga perimenopause? Ito po isanhin ng hormonal changes ng menopause. Pag bumabagsak ang estrogen level, meron direct effect sa hypothalamus. Ito ay part ng brain responsible sa pagkocontrol ng appetite, pagkontrol ng sleep cycle, pagkontrol ng sex hormone, and body temperature. Ulit ko po, ang hypothalamus ay merong yung ang pagbagsak ng production mo ng hormone estrogen. Meron direct effect sa hypothalamus. Na itong hypothalamus, ito'y part ng brain responsible sa pag-control ng appetite, sa ating sleep cycle, at sa sex hormone, and body temperature. Ang ano po bang edad, no? Na itong ano, sabi niya, and what age do hot flashes start? Anong edad mo daw nagsisimula itong hot flashes na to? Ang menopause, ito yung point, the time na 12 months, wala ka ng period. Ito po to the point na magkakaroon ng changes ang monthly cycle mo, kaya nag-hot flashes ka na, ito na po yung menopausal transition from perimenopause to menopause na talaga. Kaya ito menopausal transition na yan sa edad na 45 to 55. Kaya yun na yung mag-start ka na doon, mag-hot flashes. Ngayon, paano mo ma-stop itong hot flashes na to? Yung lifestyle, no? Importante yan. Magdamit ka yung presko, cotton, ganon. Yung cotton, yung tela. Malamig sa katawan. At huwag ka magsusuot ng mga
mga dark colored, mga pula, ganon, brown, no? Maganda, maaring puti, no? Puti, mga light yellow, ganon. Yung basta light color, no? At saka pag nag-hot flashes ka, lagi kami dalang portable na pamaypay. Pag in-strike ka ng hot flashes, mamaypay ka at meron kang dalang bottled water. Iwasan mo yung alcohol, pati mga spicy food, kung mahilig ka dati sa maanghang, iwasan mo muna yon. Iwasan mo yung caffeinated na inumin. Kung nag-smoke ka, mag-quit ka na. Lalong titindi ang hot flashes mo niyan at saka i-maintain mo yung healthy weight mo. Huwag kang magpapataba. Paalala mo na po, alam mo pagka kayo ay nag-hot flashes, no? Yung pong crystal oil natin, meron siyang soothing and cooling effect dahil meron siyang menthol content. Pagka nagkaroon ka ng hot flashes, kung namumula yung mukha mo, ihaplas mo yan sa mukha mo, sa dibdib mo, yung hot flashes mo marirelieve dahil sa cooling effect ng menthol ng crystal oil. At marirelieve din yung mga pain, mga arthritic pain, rheumatic pain, mga stiff neck, muscular ache, leg cramps, aching feet, pananakit ng likod, sakit ng ulo, mga pangangalay, at mga iba pa, narirelieve yung pain at ibang irritation. Napilay ka, nagkapasa ka, nabukulang ka, masakit ang lalamunan mo, i-apply mo sa lalamunan mo. Pagbarado ilong mo, patakan ng crystal oil sa palad, ipagkiskisan, tapos itukop mo sa ilong, langhapin mo. Langhapin mo talaga, mararamdaman mo talagang nawawala yung bara sa ilong, pati sakit ng ulo mo. Marirelieve din yung asthma attack mo. Pag meron kang cough and cold, ang gawin mo lang, pakulo ka ng tubig, isa, dalawang basong tubig, lagay mo sa maliit na kaldero. Pag kumukulo na, patakal mo ng crystal oil, singhutin mo, langhapin mo, magsuob kang ganon. Marirelieve yung asthma attack mo, tsaka yung baradong ilong mo. Mawawala yung chest congestion mo, marirelieve yung sore throat mo. Kung high blood ka pa, na-stimulate yung blood circulation mo, yung carotid artery mo, ihaplas mo ng crystal oil, no? Kung may stress ka, may migraine ka, ano, massage mo saan, dito sa may sentido mo, sa likod ng tenga mo. Kung may heartburn ka, may acid reflux ka, sinisikmura ka, meron ka nakitang epileptic, bigla siya ng seizure, paamoy mo yung langis na crystal oil, pagkatapos ihaplas mo sa sikmura at saka dun sa puso niya, patakan mo, ganon. Marirelieve po siya. Iwas kagat lamok at ito'y maganda itong hindi ka kakagatin ng lamok pag hinaplas mo yung crystal oil. Available to sa Patnubay, no? Ang ano po yung ang mga tulad na sabi ko, ang simptoma ng perimenopause, hot flashes. At meron kang night sweat. Common symptoms 'yan. Ito'y nagiging worse yung ano mo, yung premenstrual syndrome mo, nagiging irregular ang mens mo, at saka yung mainitin ng ulo mo, para ka nagiging sumpungin, ganon. Tapos the lower ang sex drive mo, mayroon kang vaginal dryness, at saka humihina ang buto mo at nag-gain ka ng weight. Kaya yung mga babaeng meron perimenopause at early postmenopause, talagang ano, dahil pagbaksak ng estrogen nila, ang iyong metabolism bumababa din. Yung pagkain mo, 'di ba? Ang ano kasi yung metabolism, anything na kinain natin, anything kinain natin, 'di ba? Kino-convert ito na as an ano, energy, kumbaga sa sasakyan. Pag naglagay ka ng gasolina, aandar 'yon. So pag kumain ka, yun ang pinakagasolina ng katawan. Kaya ngayon, yung kinain mo, dapat gamitin mo. Pag hindi mo nagamit yung calorie, mag-i-store sa mga fat cell mo. Pag nag-store yun, in a form of triglycerides, tataba ka. Kaya ngayon, yung stored fat na yan,
at nagiging dahilan ng paglaki ng puson mo, paglaki ng braso mo, ang shape ng katawan mo parang pear shape, 'di ba? Nung bata ka, Coca-Cola body ka. Nung nagmenopause ka na, ang shape na ng katawan mo apple na, ganun, no? Marami ng stored fat napunta sa ano mo, sa chan mo, kaya apple shape na. Kaya pag kulang ka ng estrogen, nagkukusi ito ng weight gain. Kasi ang estrogen, kasi yung hormone estrogen, yung nagpaparegla sa atin, nagpapabata, nagpapabanat ng balat natin, nagiging feminine tayo dahil dun sa estrogen na yon. Ang estrogen kasi nagre-regulate ng glucose and lipid metabolism. Pag mababa ang estrogen mo, ang resulta nito weight gain. Sabi po ng mga research, pagka palapit ka na tayo sa menopause, nagiging overweight ka, meron kang panganib magka-diabetes at magkasakit sa puso. Kaya ako po noong ako ay nag-edad ako ng 30, edad ako ng 30, sabi ko nga, nagsisimula yung pagbaba ng hormone estrogen ng babae, pag bumaba na yon, perimenopause na, pwedeng, sabi 40 ang simula, pero pwede ka magsimula ng 30, di ba? Kaya ngayon, ang estrogen mo ay nagiging ano na, hindi na balanse. Kaya ano, minsan, wow, nung bata siya, ang sexy-sexy, ganda-ganda ng katawan. Kaya minsan nakikita mo sa Facebook, maganda rin po yung Facebook eh, yung mga pinopost mong picture, bawa mga 2014, ganun, 2015, 16, 17, 18, 19, ngayon 22. Nako-compare mo yung itsura mo at saka itsura mo ngayon. Nagiging conscious ka, di ba? Kaya ngayon, nagsimula ka. Kaya po nung ako yung edad na 30, nagsimula na akong mag-exercise. Up to now, hanggang ngayon, nag-exercise pa rin ako. Kasi yung estrogen mo, hindi to totaling babagsak pag nag-exercise ka. Tapos, para yung mga fat na nag-deposito sa fat cell mo, mabe-burn mo at magagamit mo siyang source of energy mo. Kaya ngayon, pag nag-weight gain ka, ito resulta ng less estrogen level mo. So, para huwag kang tumaba, pataasin mo yung estrogen mo. Paano yun? Paano mo ito mapapataas? Una, i-commit mo sa sarili mo, meron kang exercise routine. Regular talaga yan. Ako po, ang aking regular na ginagawa sa umaga, yung init ng araw, 20 minutes naglalakad ako sa araw. Init ng araw, 20 minutes. Pero mga bandang 4 o'clock, 5 o'clock, mga 4, ganon. Kasi ako po kasi meron din akong acid reflux eh. Meron din akong GERD. May GERD ako na dahil ako ay nagkaroon ako, mataba ako dati. Sa katabaan ko dati, tapos nag-lose ako ng weight, nagkaroon akong bato sa abdo. Bata pa ako nun eh. Wala pa ako masyadong alam sa health. So, linagdat ako, suka ako ng suka. Nakabara na pala yung bato ko doon sa gallbladder ko. So, pinatanggal yung gallbladder ko. Kaya doon ako nagsimula na maging health conscious. Kasi pag tapos sinisikmura ako kasi wala na nga akong pantunaw ng fat, di ba? So, kinumit ko sa sarili ko yung regular exercise na bandang hapon para yung aking acid ay hindi ma-flare up. Kasi ang pag may acid reflux ka at ikaw ay natanggalan ng gallbladder, wala ka ng pantunaw, at saka syempre menopause na rin ako, 60, ngayon po March, my birthday month is March, no? 67 na ho ako. So, 3 years na lang, 70 na ako. So, ngayon, talagang kinumit ko sa sarili ko, meron akong regular exercise routine. Yung regular exercise routine ko,
In the morning, maglakad ako ng 20 minutes sa init ng araw. Mga hapon, mga between 4 to 5, meron akong aerobic or nagsusumba ako, naliligaw ako ng pawis. Yun po ang aking regular exercise routine para masarap din ang tulog ko at hindi ako susumpungin ng aking acid reflux. At para yung mga extra calories ko, yung kinain ko mula kaninang umaga, tanghali, hanggang hapon, ay ma-burn ko yung excess calories, hindi ma-stored na fat para hindi ma-convert ng cholesterol. Yon. Kaya pagka ikaw ay nasa perimenopause, no, kung gusto mong mabalanse ang estrogen level mo naturally, ma-prevent yung weight gain, tumaba, kasi pag imbalance ang estrogen mo, tataba ka talaga. So, ang gawin mo, mag-exercise ka. Kumain ka ng gulay. Basta kumain ka, kung hindi gulay, prutas yung may fiber. Ako po, di ba panahon ng mangga ngayon? Sige, kung wala kang gulay, makain ako ng mangga, sa umaga, saging. Lagi ako may prutas, gulay, bawa, pepino, talong, ganyan. Ano, mga veggies. Mga veggies na yan, ito po yung napakahalaga niyan sa pag-lose mo ng weight. Tsaka isa pa, sa umaga, nagtitake ako ng vitamin C. Di kasi pagising ko sa umaga, inom agad ako ng 2 basong tubig na, mainit na tubig lang po ito, itong iniinom ko na to, para hindi mag-dry yung throat ko. At tsaka pagka nagsasalita ka, siyempre umaandar yung utak ko dahil meron akong ini-explain, di ba? Maraming tubig ginagamit yung brain ko noon para ha, maganda yung flow ng thoughts ko, maganda yung pagpapaliwanag ko sa inyo, maganda dapat yung dito sa utak ko dapat maganda yung paano mag-organize ng subject, di ba? Para naintindihan nyo. Kaya maya-maya, umiinom ako ng tubig. Napakahalaga po nito. Tapos yung sa umaga, after minum ako ng tubig, na 2 basong tubig, para hindi rin ako mag-constipate, para magising aking kaluluwa, kasi gising ka, di ba? So ngayon, iinom ako ng vitamin C, kasama ng Super B Complex. Lagi kong pinagsasabay inumin yon 30 minutes bago mag-almusal. Kasi ang vitamin C, hindi naman pinuproduce ng katawan yan eh. Na dapat meron kang iti-take. Ito po ay merong role ito sa ating kalusugan. Diba ngayong panahon ng pandemic, namimigay sila ng libreng vitamin C. Meron akong pamangkin na meron siyang breast cancer. Ina-IV yung vitamin C sa kanya. Hindi siya nagpa-chemo, hindi siya nagpa-radiation, hindi siya nagpatanggal ng breast. Basta ang pinayo sa kanya ng doktor niya, mega dosage ng vitamin C, no? Kasi pumapatay ng cancer cell ang vitamin C, bacteria and infection. Kasi ang vitamin C nag-encourage siya ng production ng white blood cells, part ng immune system natin. Mag-produce siya ng B cells, yung B lymphocytes. Ito yung natural killer cell, tinatawag po natin the soldiers of the body. Nagpo-protect panlaban sa infection at tumutulong sa production ng antibodies. Ito po yung ating immune response. Ang immune response natin sa mga mikrobyo, magki-create, gagawa ng sariling panlaban ang katawan natin doon sa mikrobyo na yun. Kaya yung vitamin C tumutulong para mag-produce ka ng antibody. Ito yung built-in na nasa loob ng katawan. Ito antibodies na to para yung mga invading micro na germs, sakit, microorganism na pumasok sa katawan, may panlaban na tayo, that is antibody. Tumutulong po ang vitamin C doon. Kasi sabi ang vitamin C, ito yung natural antibiotic, kaya hindi siya nakaka-stomach upset yung ating chewable vitamin C kasi meron siyang sodium content, 35%. Kaya hindi kasi sikmurain. Kaya kung nais po, kung interesado po kayo na mag-order nitong mga food supplement natin,
bigay nyo lang po yung detail ninyo para ma-proceed po natin yung delivery, yung order ninyo. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Halusugan. Basta isulat nyo yung full name nyo, yung mobile number nyo, yung street number, yung address nyo, yung street number, tapos yung barangay, kung merong ano, yung city ba or municipality at province, para hindi mahirapan yung rider na hanapin kayo. Kaya hinihingi ko yung mobile number ninyo kasi tatawag po yung rider, sasabihin, oh, parating na po ko, darating na yung order ninyo. Yan. Ano po ba yung sign ng low estrogen? Ano po ba yung sign na mababa ng estrogen mo? Nagda-dry yung balat mo. Ako, ang ginagawa ko pagising, pagka naligo ako, yung crystal oil, minamassage ko na sa hita ko, sa tuhod ko, sa binti ko, para hindi rin mag-dry yung balat ko. Kasi yung mga na-expose na to, nagda-dry, di ba? Yan, na-plus ko yan. Yan, pangalis ng dryness. Kapag ka nag-perimenopause ka, sumasakit yung suso mo, i-massage mo siya ng crystal oil. Alam mo, pagka perimenopause ka, ito po ang mga sign ng low estrogen. Ha? Pagbababa ng estrogen mo, ito na po yung perimenopause. Hihina na yung mga buto mo. Magkaroon ka ng brittle bones, no? Tsaka may trouble ka na sa pagkoconcentrate. Nagiging makakalimutin ka na. At nagiging irritable, at nagiging moody ka na. Nagiging sumpungin ka na. Tsaka yung vaginal atrophy and vaginal dryness. Hot flashes and night sweat. Irregular na yung period mo, o kaya talagang hindi ka nireregla. Minsan, nas 3 months hanggang 6 months, hindi ka rereglahin. Tapos bigla ka niregla. Ang lakas-lakas. Yan po yung mga tao na nagkakaroon po ng itong hormone estrogen ay mababa na. Ano po ba ang pagkakaiba ng menopause at perimenopause? Yung pong menopause, pag actually na sa loob ng isang taon, hindi ka na niregla. That is menopause. Yung perimenopause, ito po yung ano, nag-i-skip yung regla mo. Minsan meron, minsan wala, minsan konti, minsan ang dami, ganon. Tapos titigil, minsan 3 buwan, ngayon minsan 6 buwan, 2 beses kay reglahin. Yon, tapos nag-gain ka ng weight, no? At saka pag meron kang menopause, ang mangyayari, nagbabago na yung breast mo, nagsasag na, no? Nagsasag na. Tapos nagkakaroon ka na ng ano, yung madali kang mabalisa, yung feeling ng anxiety, para ka bang ano, meron kang unexpected anxiety, nababalisa ka. Minsan ina-attack ka ng panic attack. Mga babae na common symptoms ng perimenopause, yung general feeling ng nervousness, mga minsan meron tinatawag na social anxiety or full-blown panic attack. Yan. Ano dapat mong kainin? Alam mo, magkakain po tayo ng ano, yung mga nasa perimenopause, tofu, yung soy product. Kasi po yung soy, meron itong plant-based estrogen, tinatawag nating isoflavon. Yung isoflavon, ito po ay soy plant-based estrogen. No, it can help mag-adjust ka sa smaller amount ng estrogen na pinuproduce ng katawan mo, para yung hot flashes mo hindi maging severe, para maiwasan ng vaginal dryness, at magkakain po kayo. Di ba yung soy product, meron taho, may tokwa, may tofu, di ba? Merong soy milk, at saka yung edamame, yung buto ng ano, ng soybeans, yan, edamame ang tawag doon. Paborito ko to pag nasa Amerika ako, ay yan ang paborito kong kinakain doon. Kaya po itong soy na to, pag mayroong nagtataho, kain ka every day, maganda sa iyo yan. At saka pagka ano, yung ovary natin nag-stop na siya mag-produce ng estrogen, madali ka tayo magkaroon ng osteoporosis, humihina na yung mga buto.
Kaya kailangan magbilad tayo sa araw. Kaya ako, nagbibilad ako ng 20 minutes sa araw. At nagtetake ako ng calcium, no? Magtake ka ng calcium supplement. Nagtetake ako ng calcium supplement plus yung vitamin D ko po, no? Nakakatulong para ma-stabilize din emotion natin. Yan. Ano mga pagkain nagpapa-worse sa menopausal symptoms? Mga processed food. Potato chips, mga cookies. Usually high in sodium yan. Loaded pa ng mga sugar. Kaya nakaka-retain ng tubig. Tsaka you feel bloated. Kaya nga po, yung pag nagkikrave ka ng snack, no? Iwasan mo yung mga, ano, yung mga may cheese, no? Iwasan mo yung mga peanut butter, iwasan mo yan. At saka iwasan mo rin magkakain ng mga spicy, mga extra hot salsa, mga taco, di ba? Iwasan mo yon. Nakaka-trigger yan ng mga flushing, sweating, ganon, hot flashes, iwasan mo yan. Iwasan mo rin yung mga tinatawag na jalapenos, yan. Iwasan nyo yung mga curry, yan, iwasan mo yan. Yung mga fast food product, iwasan mo yan. Kasi maraming, meron tong massive amount ng fat, no? Nag-i-increase ito sa panganib sa heart disease. At saka ito pong, ano, itong mga pagkain na to, lalo kang tataba, na exaggerate yung feeling, yung menopausal symptoms. Kaya pinaka-better solution, healthy food. Kailangan po, wag yung mga packed lunch yung nabibili natin, naka-package, parang ready to eat, no? Iwasan mo yun. Kailangan po ay, ang sabi, natural na pagkain sa bahay, lutong bahay ang kainin po ninyo. Yung mga coffee lovers, a cup of coffee, nakaka-worse ng menopausal symptoms mo yan. Kaya yung menopausal na babae, pag nag-consume kayo ng coffee, lalo kayong mag-hot flashes. Yung caffeinated na inumin. Kaya ang solution po ay kung talagang coffee drinker ka, palitan mo na lang ng veggie coffee natin. Gawa ito sa iba't ibang gulay at prutas. Mayaman ito sa fiber para makadumi ka, hindi ka gutumin, hindi ka tataba. At mawawala yung pagdidighay mo, yung kabag mo, lalakas ang katawan mo, hindi ka madaling mapagod, mahapo. Basta isang sachet, ilagay mo lang sa hot water, no? Ang lasa ay kape, pero wala siyang caffeine. Ito yung maganda sa kalusugan. Iwasan nyo rin po yung mga fatty meat. Kasi yung mga saturated fat, like bacon, ganon, nakakapagpababa ito ng serotonin level. Pag bumagsak ang serotonin level mo, grumpy ka, irritable ka, madali kang magalit. Kaya pag nag-ano kayo, skip mo yung mga greasy na pagkain. Kailangan po nito, palitan mo na lang, pwede ka na lang mag-chicken, ganun na lang, kaysa ano, magkakain ka ng mga pagkain na masyadong, lalo, mahilig ka pang kumain ng bulalo, mahilig ka pang kumain ng sinigang na pork. Nako, lechon. Nako, masama sa'yo yun. Iwasan mo yun. Kaya, simple lang. Sinigang na isda, mga paksiw-paksiw na lang, pinangat na lang. Yan ang kainin mo. Dapat yung eating habits mo para ma-enjoy mo yung better health, no? Kung ikaw ay perimenopause, the best diet para sa'yo, para hindi ka irritable, hindi ka tataba, hindi ka mag-hot flashes, magkakain ka na lang ng prutas at gulay. Lagi kang may gulay, di ba? At saka, syempre po, yung menopause, part, normal part na ng aging process natin. Tanggapin natin o no, hindi, patanda na tayo pagka nag-menopause na tayo. Magiging floppy na yung skin natin, ganon. Kaya pagka nag-menopause ka na, ang sabi nga, talagang completely, wala na. Meron ka ng depletion ng ovarian follicle at very low na yung estrogen mo. Meron ka ng hormonal changes. Madali na tayo magkasakit sa puso nun. Kaya
madali na tayong magka-diabetes, arthritis, memory problem, meron ka ng heart palpitation, weight gain, poor bone health, nadidecrease na yung muscle mass natin, kumukulubot na yung ating balat, nagsasag na yung mukha natin, nawawala na yung freshness natin, di ba? Kaya kailangan meron tayong dietary changes at i-decrease mo yung stress. At ito, matulog tayo ng sapat na oras. Sa hapon, kahit hindi ka inaantok, mga bandang ako po bagka dumating ang 2 o'clock, 2 to alas 2 hanggang alas 2:30, basta meron akong 30 minutes na tuhiga. Magnanap ako. Magnap ka lang, no, para ma-regain yung kalakasan mo. Pag magkaroon ka ng enough na tulog, mawawala yung mga yung panghihina. Kasi pag kulang tayo sa tulog at pahinga, mabilis mawala yung lakas natin, madali tayong tumanda, di ba? Kaya kailan po, inuulit ko, kumain ka ng well-rounded diet, mayaman sa calcium, magnesium, and vitamin D. Mag-consume ka ng maraming prutas, gulay, mga colorful vegetable, kaya nang kainin mo, no? At saka mag-consume ka ng omega-3 fatty acid. Kasi po yung omega-3, nakaka-decrease ng frequency ng hot flashes yan eh. May iwasan mo yung intensity ng night sweat. Tapos pa, nag-encourage din po yung omega-3 fatty acid para maiwasan yung sakit sa puso, maiwasan yung pagtaas ng cholesterol mo. At saka, hormonal imbalances. Yeah, gamot yan, no? Yung omega-3 na yan. Tapos, sabi ko, yung calcium, magnesium, pampalakas ng buto yan, nagpapamaintain ng healthy cardiovascular system, mag-transmit ng nerve impulses, nagre-regulate ng muscle function, tumutulong sa pag-prevent ng muscle cramps, ang calcium, magnesium. Dahil alam natin, ang calcium, isang natural remedy din yan sa vertigo at saka osteoporosis. Mapapabagal ang rate ng bone loss sa mga menopausal na babae, mag-calcium ka. At ito'y tumutulong din po yung calcium, pag-release ng melatonin, kinakailangan para masarap ang tulog mo. Kaya ito rin pong calcium magnesium na to, nagre-regulate ng ating sleep-wake cycle in the brain, tumutulong sa pag-produce ng serotonin, ito'y happy hormone. Ito rin pong calcium magnesium na to, magandang panlaban sa acid reflux. Ito po ay tumutulong pang-control ng GERD, no? Pwede to. Pwede po kayo mag-order nito. Makakatulong ito. Iinom ko din ito para sa buto ko, para sa GERD ko. Yan, di ako madaling mangalay. Di ba, minsan nananakit na yung kamay natin. Masakit na yung balikat natin. Masakit na yung balakang natin. Dahil na nating nararamdaman na sakit. So, huwag niyong kalimutan, mag-take tayo ng calcium, no? Kaya magkakain ng mga gulay, mga prutas, importante iwasan mo yung mga processed food, mga sugary food, spicy food, iwasan mo yan, ha? Malaking ano po, tsaka lagi natin ginagalaw yung katawan natin, exercise ka, maglakad ka, i-reduce yung stress, i-maintain mo yung positive mental attitude. Huwag mo nang simulan yung problem. Iwasan mo yun. Kasi pag under stress ka, nakalink yan sa heart disease, sa diabetes, at saka obesity. Nagiging worse ang menopause mo sa ganun. Tsaka syempre, i-prioritize mo yung tulog mo. Pag hindi ka nakakatulog ng masarap, may impact yan sa hormone level mo. Kaya mahirap ka lalong pumayat pagka ikaw ay puyat. No? Kung gusto mong pumayat, huwag kang magpuyat. Yan po, inulit ko ha. Kung gusto mong pumayat, huwag kang magpuyat. Yan. Kasi pag puyat ka, hihina ang ating metabolism, no? Kaya nga po, inulit ko, exercise, importante yan. Meron kang 7 to 8 hours na tulog, ganyan. Iwasan mo yung alcohol at inom ka ng tubig. Magkaroon ka enough calcium sa buto. Ang exercise po, nakaka-lower na mabalian ka ng buto. Pagka ang gawin mo rin para hindi ka tumaba, inom ka ng tubig.
alam mo yung tubig, pangalis ng ganang kumain yan eh. Appetite suppressant ang tubig. So, 30 minutes bago ka kumain, inom ka ng tubig, para wag ka kumain ng napakarami. Yan, di ba? At sa lakad, kasi inulit ko po, pagka tayo po ay mataba, eh, wag po yung mga soft drinks. Kailangan lang tubig lang, kasi pag mayroon ka ng tubig, mabubusog ka, di ba? Kaya, at saka yung pagbinom ka ng tubig, mabilis ang pag-burn mo ng calories. Sabi sa research, pag minom ka ng maraming tubig, mabilis ang pag-burn mo ng calories. Inom ka lang ng inang tubig, malaking tulong itong magagawa sa inyo, no? Pagka kayo po ay bloated ang tiyan, kinabag kayo, iminom lang kayo ng activated charcoal. Sa mga may digestive problem, di ba nagbo-bloated kayo palagi? Mag-inom lang kayo ng activated charcoal pag umasim ang sikmura mo, para pag nag-bad breath ka, no, hindi ka natunawan, na-impacho ka, mabaho yung hininga mo, na-food poison ka, na-overdose ka sa gamot, tapos ang ginagawa ng activated charcoal, tanggal ang pagkalasing mo dito. Mawawala ang mga amoy mo sa katawan, tatanggalin ng activated charcoal. No, ulit ko po, kung kayo po ay may mga health problems, ay patuloy lang po kayong manood sa akin at pwede kayong mag-request. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page o kaya sa aking YouTube kung ano yung gusto nyo ipadiscuss. Tulad po ngayon, sabi sa akin, pwede po bang i-discuss nyo yung yung perimenopause? O di ngayon, diniscuss ko to. Malaki na sana ay itong mga advices ko na to. Marami pa po ito. Kung magle-lecture ako, kulang po talaga yung 2 oras. Di ba? Mainip naman kayo kapag masyadong mahaba yung lecture ko. Baka wala kayong matandaan, no? Kaya ito po, inulit ko po, para kayo'y mag-burn ng fats, inom ka ng tubig, no? Malaking tulong po ito. Malaking tulong para sa kalusugan natin. Mag-inom kayo ng omega-3 fatty acid kung kayo'y nagme-menopause. Dahil po yung ating omega, nakakababa po ito ng blood pressure, nakakababa ng cholesterol, triglycerides, naiwasan ang baras sa ugat, naiwasan yung chance ng abnormal heart rhythm, na-reduce ang heart attack, stroke, at naiwasan po yung mga mga cardiac death, no? Sa mga tao may heart disease. Kung gusto niyo pong umorder nitong ating mga product, bigay lang niyo po yung detail video para ma-proceed na po natin ng delivery ng order niyo. Your full name, mobile number, street address, barangay, yung municipality or province. Sa inyo pong panonood sa akin sa Facebook, Pet Nubay sa Kalusugan, pwede po bang pakiclick niyo po yung follow, like, and share para ito naman po ay lumaganap. Marami tayong matulungan. Sa akin namang YouTube channel, kung di pa po kayo nag-subscribe, please subscribe. At saka po, pakiclick lang po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Dadako po tayo ngayon sa ating Food for Thoughts bilang pagwawakas. Basahin po natin yung Psalms 33 verses 13, 14, and 15. Ang sabi, ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Dito tayo sa lupa, ang Panginoon ay doon sa langit. Ang Panginoon ay tumitingin mula sa langit. Kanyang minamasdan lahat ng anak ng mga tao. Bisan minamasdan tayo ng Diyos, no? Mula sa dakong kanyang tahanan, tumitingin siya sa lahat na nananahan sa lupa at tinitingnan niya ang puso natin. Minamasdan niya ang ating mga gawa. Kaya wala kang maililihim sa mata ng Diyos. Mabuti o masama na ginagawa mo, nakikita niya to. Tandaan natin kung ano yung ating itinanim, siya yung ating aanihin. Nagtanim ka ng mabuti, aali ka ng mabuti. Di po ba? Magandang gabi po, nawa po ang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin, and God bless us all.